Isang magandang araw po muli at welcome sa Gio and Gwen Luck and Money Channel. Huwag mo itong gagawin sa pagpapatayo ng bahay, baka malasin ka. Itinuturing natin na isa sa pinakamahalagang investment sa ating buhay ay ang pagkakaroon ng sariling bahay para sa ating pamilya. Iba ang pakiramdam na mayroon kang sariling bubong sa iyong ulunan. Bagay na tunay nating pinahahalagahang mga Pilipino. Pero alam nyo ba na may mga paniniwala o pamahiin din sa pagpapatayo ng bahay? Narito ang ilan dito. Malas ang bahay na may 13 poste. Ang bilang ng mga taong natutulog sa loob ng bagong bahay sa unang araw ng paglipat ay dapat na pareho sa loob ng 9 na araw. Kung hindi, ay may mamamatay sa bahay na iyon. Kung magpapatayo ng bahay, lagi magsimula sa kabilugan ng buwan. Ang pinakamainam na panahon sa pagpapatayo ng bahay ay sa mga buwan ng Marso, Hunyo, Hulyo, Agosto, Setyembre at Nobyembre. Huwag na huwag magpapatayo ng bahay sa pinakadulo ng kalsadang walang lagusan. Kapag magpapatayo naman ng bahay, laging isipin na maglagay ng ilang bagay sa ilalim ng bawat haligi o poste ng bahay, gaya ng mga lumang barya, mga medalyang pangrelihiyoso. Ito ay magpapaalis ng mga masasamang espiritu at mga ngalaga ng prosperidad. Ang mga piyesa ng musika, medalya at mga barya ay mga ngalaga ng pagkakaisa at katahimikan sa loob ng tahanan. Ang bilang ng mga hakbang sa hagdanan ay hindi dapat na napapangkat ng tatluhan. Bilangin ang mga hakbang ng oro na kumakatawan sa ginto, plata kumakatawan sa pilak, at ang mata ay kumakatawan sa kamatayan. Ang huling hakbang ay hindi dapat na magtatapos sa mata. Laging lumipat sa bagong bahay sa araw ng Miyerkules o Sabado. Kapag naman ikaw ay lumipat sa bagong bahay, isang araw bago sumapit ang kadiliman ng buwan, ikaw ay hindi magugutom. Ang unang mga bagay na dapat ipasok sa loob ng ating bagong bahay sa araw ng paglipat ay bigas, asin, asukal at tubig. Ang pangunahing pinto ng bahay ay dapat na nakaharap sa pagsikat ng araw. Sa bansang tulad ng Pilipinas, ang silangan at pagsikat ng araw ay importante. Kung magpapatayo ng bahay, iposisyon ang pinto sa lugar kung saan ito nakaharap sa pagsikat ng araw. Pinaniniwalaan na ang sikat ng araw ay mayroong dalang kasaganaan sa loob ng ating mga tahanan. Ang kusina ay ipatayo sa bahaging silangan ng bahay. Ang pagpapatayo ng kusina sa bahaging silangan ng bahay ay may hatid rin na swerte, kasiyahan para sa lahat ng taong kakain ng mga pagkaing ihahanda sa kusinang ito. Huwag ipatayo ang banyo malapit sa kusina. Ilayo ang banyo sa kusina. Bukod sa pinangangalagaan nito ang kalinisan ng pagkain, paniniwala ng mga Pilipino na ang pagpapatayo ng banyo malapit sa kusina ay kawalan ng respeto sa pagiging sagrado ng pagkain. Hindi dapat na magkaharap ang mga pintuan. Kinakailangan na pagplanuhang mabuti ang pagpuposisyon sa pintuan, lalo na sa mga kwarto. Ang pintuan ay hindi dapat na nakabukas sa gilid ng kama. Hindi dapat nakatapat ang mga kama sa pintuan na tila ba palabas ito. Ayon sa paniniwala, ang ganitong gawi ay maaaring magpaiksi ng buhay ng taong matutulog dito. Sikaping maaliwalas ang bahay. Kung magpapatayo ng bahay, dapat na maluwag ito at maayos na nakaiikot ang hangin. Ayon sa paniniwala ng ating mga ninuno, ang aliwalas ay kabaliktaran ng kulob tulad sa mga kuweba kung saan namamahay ang mga maligno. Magbaon ng sili at asin sa mga pundasyon. Kung ang mga medalya at barya ay may hatid na yaman, ang pagbabaon naman ng mga sili at asin ay pantaboy sa masamang espiritu. Ang pagbabaon ng mga lumang libro habang pinapatayo ang bahay ay pinaniniwala ang may hatid na katalinuhan sa mga batang maninirahan dito. Ilan lamang po yan sa mga paniniwala at mga pamahiin na itinuturing ng mga Pilipino na pampaswerte sa ating tahanan. Be positive, stay healthy, and be happy. Maraming maraming salamat po.